Hello mga kahayahay, kami nga pala ay nanguha ng sea urchin at ito nga niluto ko siya sa dalawang putahe, itong ginisa sa kamatis at yung isa naman ay ginataan na may kasamang sea cucumber o balatan. Bale nga nung gabi mga kahayahay, kami pala ni ate ay nagkayayaan na manguha nga ng sea urchin o tirek kung tawagin dito sa amin. At sigurado nga, pag kinain mo nito lalo na kung ikaw ay nasubrahan ay siguradong titirik talaga ang mata mo. At dahil nga season ng tirek dito sa amin mga kahayahay ay disugod man din mga kapanali. At ito nga man din, kasama ko yung anak ko na kambal ay sabi ko sa kanila kung ayaw nyong tumirik yung mata nyo sa gutom ay samahan nyo ako makikibaka sa hamon ng buhay. Bali nga itong kambal ko na babae ang maghahawak daw ng timba na paglalagyan namin ng tirek. At yung kambal ko naman na lalaki ang may hawak ng kamera ay sabi ko nga sa kanya, ayusin mo ang paghawak ng kamera at pag yan ay nahulog sa tubig ay siguradong titirik ka sa akin. Ay sus Mariosep. At ito nga, nag-iikot-ikot na kami dito sa katihan para dito sa aming operation finding ulam. At ito nga, kailangan naming makakuha ng maraming tirek at baka naman kami abutan ng hating gabi. At ito nga, operation finding ulam na aming napagdesisyonan ay hindi nga basta-basta, ay talagang maproseso talaga siya. At itong pagkuha pala nga ng tirek ay medyo challenging na kasi nga siya ay matinik. Kaya kung ang kamay mo ay yayamanin at manipis ay hindi ka pwede dito. Pero kung kagaya sa kamay ko na marami ng pinagdaanan sa buhay at minahal na ng kaliyo ay desugod mga kapanalig. At pati nga itong babae ko ay napasugod na rin sa pagkuha ng tirek. At sabi ko nga sa kanya, hindi tayo mapera at mayaman kaya wala tayong karapatang mag-inarte. At magpasalamat na lang tayo dahil ang ating kalikasan ay punong-puno ng yaman. Ay biruin mo, napakamahal nito kung bibilhin mo sa syudad. Mantalang dito sa atin, masipag ka lang at matyaga ay pinupulot lang talaga ang ulam. At ito nga, magsisimula na kaming mag-harvest nitong taba ng tirek. At syempre, bago yon ay titikman muna namin. Bali nga, ang pagkuha nitong taba ng tirek ay hindi rin basta-basta, kailangan mo talagang linisang mabuti at baka mapasama yung kanyang kinain. Sayang nga, hindi ako nakapagdala ng bahaw at perfect match talaga itong taba ng tirek sa bahaw na kanin. Naalala ko nga dati nung bata pa ako, nung kapanahunan pa ako'y nag-aaral ng elementarya. Pagka uwi namin galing school at ganitong season ng tirek, ay kanya-kanya man din kaming bit-bit ng kaldero na puno ng bahaw. Kaya ngayon ay pinaparanas ko din sa aking mga anak yung aking kasaysayan. Kaya sabi ko dito sa aking dalawa, anuman ang marating ninyo sa buhay balang araw, saan man kayo naroroon ay huwag na huwag niyong kakalimutan ang ating kasaysayan at pinagmula ng lahing Pilipino. At ito na nga mga kahayahay, kami ay nag-umpisa na mag-harvest nitong taba ng tirek. Bago pa kami maabutan ang ating gabi, kailangan maubos namin ito. At dahil nga maliliit na klase ng tirek itong nakukuha namin, ay kailangan talaga namin siguro ng maraming ganito para kami makaipon ng kanyang taba. At ito ngayong sinasabi kong maproseso talaga ang pag-harvest ng taba ng tirek. Kailangan talaga matyaga ka sa paglilinis nito para hindi masama yung kanyang mga bituka at kinain. Ito yung literal na bago mo matitikman ang kanyang sarap, ay kailangan mo munang maghirap. At isa pa, nandito na kami, kaya wala na kaming pagpipilian, kaya sugod mga kapanalig. At ito na nga, nakauwi na kami. Hindi rin kami naabutan ng ating gabi, alas 12. Nakauwi kami mga 11:59. O diba, wala pang alas 12. At bukod nga dito sa tirek, may nakuha rin pala akong ibang mga lamang dagat katulad nitong pugita, may isda at itong sea cucumber. At dahil gabing-gabi na nga, ay syempre bukas ko na ito lulutuin at baka naman yung aking katawang lupa ay tumirek na. Baling ang nung pagkagising ko mga kahayahay ay kumuha na ako ng maraming kamatis dito sa aking rep at syempre dito ko rin nilagay yung aking tirek pati yung aking kasirola na ewan ko ba bakit ko nilagay dyan nung gabi, siguro dala na rin nung antok. Bali nga palang unang putahing lulutuin ko mga kahayahay ay ginisang tirek sa kamatis at sibuyas lamang. Bali yung dalawang pansahog na yan mga kahayahay, sibuyas at kamatis ay okay na yan, hindi na ako maglalagay na kung at isa pa, cooking show ko to kaya ako syempre ang masusunod dahil ako rin naman ang kakain. At sa mga oras na to, yung dalawang kasama ko kagabi ay natutulog pa, ay napagod din naman yung dalawang bata. Okay lang mapagod paminsan-minsan ang mga bata, ang importante ay mayroon na naman silang bagong natutunan sa akin. At okay lang ang mapagod kaysa naman tumirik yung mata nila sa gutom. Bali ito nga, naglagay na ako ng mantika sa kawali at akin muna itong paiinitin. At kapag mainit na syempre, ilalagay na natin yung ating kamatis at sibuyas at gigisahin ng mabuti. Mas masarap kasi ang lasa kapag yung kamatis ay malambot na bago ilalagay yung tirek. Bali ito nga, maglalagay la ako ng sapat na tirek para sa aming agahan at yung natira ay syempre lulutuin ko ulit ng ibang putahe para naman sa aming tanghalian.
Bale, hahaluin mo lang ng konti yung tirek at hihintayin mo lang kumulo. At maya-maya nga ito na luto na yung aming ginisang tirek sa kamatis. At alam nyo ba, itong tirek o sea urchin ay masustansya pala. Ito nga ay mayaman sa protein, vitamin C at antioxidants, pampalakas ng resistensya, pinapaganda ang daloy ng dugo, mabuti para sa puso, pampalinaw ng mata, at ito talaga ang pinaka-highlight sa lahat, pampasigla at pampagana ng sex. At pampalakas at pampalaki daw ng muscles. Ay, talaga nga naman. Sayang at wala dito ang aking honey loves. At yung iba palang nahuli kong lamang dagat ay akin ding papaksiwin sa kamatis at sibuyas. Tapos itong dalawang malaking sea cucumber na nakuha ko ay akin munang pakukuluan para lumambot dahil kikiskisan ko yan mamaya para matanggal yung kanyang balat. At nandito na nga ako sa exciting part, yung kainan. Ito talaga yung literal na bago ka makalasap ng masarap ay kailangan muna talagang maghirap. At sa time na yan, nakahain na ako ay tamang-tama din namang gumising yung aking mga anak at kaya sabay-sabay na rin kaming kumain dyan. Bali, ang ulam ko dyan ay tirek na ginisa sa kamatis at sibuyas tsaka itong pinaksiw na lamang dagat, itong mga pugita at iba pang mga isda. Para nga naman sa aming tanghalian, ako ay magluluto ng ginataang sea urchin na may tapilan o itong rice bean. Mas maganda at mas masarap kasi itong rice bean o tapilan kumpara sa munggo na karaniwang niluluto natin sa ating mga ginisa. Itong tapilan kasi kapag nilalaga mo, hindi yan nawawasak o nadudurog, hindi katulad ng munggo. At isa pa, mas gusto ko itong lasa ng tapilan kasi mas malinamnam ito kumpara sa munggo, kaya swak talaga siya sa ginataang sea urchin. So ang gagawin ko dito ay pakukuluan ko muna itong tapilan hanggang sa lumambot. At habang pinapakuluan ko yung tapilan, ito muna ang aking gagawin, itong sea cucumber, kailangan kong kikiskisan, lilinisang mabuti at ihiwain ng katamtamang laki. Bali nga sa paglilinis nitong sea cucumber, ako pala ay gumamit ng asin bilang pangkiskis, kailangan kasi matanggal yung kanyang magaspang na texture. Yung texture na parang buhangin o puti, kailangan kasi madulas siya at makinis na para talaga siyang balat. Hindi lang nga talaga si urchin o tirek yung maprosesong lutuin, lalong-lalo na itong balatan ay talagang maproseso din ito lulutuin, pero sulit ka naman dahil napakasustansya nito at napakamahal. Kung bibilhin mo sa mga mamahaling restaurant, dito sa amin sa probinsya, masipag ka lang at matyaga, hindi ka mawawala ng ulam. Nasa paligid mo lang yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng sustansya at lakas. Pwera na lang doon sa mga marites na wala nang ginawa kundi bantayan ang iyong buhay ay yung talaga literal na nakakaubos ng lakas. At bali nga dito sa lulutuin kong ginataan, ako pala ay naghiwa ng bawang at ito lamang ang ipanghahalo ko doon sa aking ginataan at wala ng iba, gawa nga ng ayaw ko ng maraming o magarbong mga spices. At syempre hindi magagawa ang ginataan kung wala yung pinaka main ingredient, yung gata. Bali dito ay kukunin ko lamang yung pinakakakang gata, yung unang piga. Kaya kailangan ko talaga na matinding pwersa at kapangyarihan para mapiga ko mabuti itong niyog at makuha talaga yung kakang gata. Bali, naglagay lang pala ako ng konting mantika panggisa lang doon sa bawang. Pagkatapos na nagisa ko yung bawang ay sinunod ko na agad ng lagay yung balatan o si cucumber. Kigisahin lang ng konti itong si cucumber at susunod namang ilalagay itong mangkok ay mangkok itong si urchin pala. Tapos ayun, imekos-mekos na natin gamit ang ating matinding kapangyarihan at pwersa ng kalikasan. At isusunod naman nating ilagay yung ating nilaga at pinalambot na tapilan o rice bean. Tapos balik ulit dito sa ating mekos-mekos na may kasama ng hokus-pokus. Pagkatapos ay ihayaan lang natin kumulo yung ating tirek at tapilan at sa kasunod naman ay ilalagay na natin itong ating kakang gata. Hahaluin lang natin ito ng konti at hayaan natin kumulo hanggang sa maluto yung ating gata. Titimplahan natin ito ng kaunting patis. Take note, huwag tayo basta-basta maglagay ng asin dahil yung ating tirek ay maalat na. Ay syempre ba naman galing sa dagat, common sense. At para mabalanse ang takbo ng apat na brilyante ay kailangan nating lagyan ng kaunting asukal para maging balanse ang alat at lasa.
At ito na ang resulta ng ating pagpupunyagi at pagsisipag sa buhay, ang ginataang si Orchin na may tapilan at may si cucumber. At syempre, ang exciting part, sugod mga kapanalig, at dahil nga busog pa ang inyong abang lingko dahil sa dami ng kinain ko kaninang umaga, pinapak ko ang aking luto ay napakasarap. Hindi ko ma-explain ang sarap, malinamnam na parang umaabot hanggang sa ikabuturan ng iyo, atay, puso at balon-balunan. Sana inatakam ko kayo sa aking putahe na pambihira lang talaga mangyari dahil mahirap at maproseso. Maraming salamat. Thank you so much.